Isa si Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo sa mga makakaliwang itinalaga ni Pangulong Duterte sa kanyang gabinete. Pero kahit bahagi siya ng gabinete, hindi lahat ng desisyon ng Pangulo ay sinasang-ayunan niya. Tutol si Taguiwalo sa paghihimlay sa dating diktador na si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi rin siya sang-ayon na ibalik ang death penalty sa bansa. Kabilang si Taguiwalo sa apat na department secretaries na hindi pa nakukumpirma ng commission on appointments. Sa kabila nito, tuloy ang trabaho niya sa DSWD. Nagbibigay sila ng tulong para sa mga nawala ng tirahan matapos ang magnitude 6.5 na lindol sa Leyte noong ika-6 ng Hulyo. May tulong pinansyal ding inilaan para sa mga pamilyang naiipit sa gulo sa Marawi. Noong Hunyo, nireappoint ni Pangulong Duterte sa pwesto si Taguiwalo. So pagpapatuloy na ating interview series na Pangulong Duterte, ang unang taon, kasama natin si Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga sa iyo, Carl. Magandang umaga, Hawkins. Ma'am, patong-patong na itong trabaho, itong inaasikaso ninyo. No? May malaking gulo na sa Marawi, nagkalindol pa sa Leyte pa. How do you divide your time at kumusta na yung mga sitwasyon doon? Talagang ang dami ng kalamidad na umaabot sa ating mamamayan, ano, at ang DSWD naman ay isa sa pangunahing ahensya na tumutulong. Meron naman tayong makinarya sa buong bayan. Uh-huh. At malaking bagay na may budget tayo para matulungan ito at katuwang natin ng ibang ahensya ng gobyerno at even yung private sector. So it is not DSWD alone that addresses yung response dito, kundi all government efforts, private sector, at ang mga local government units natin. Well, nabanggit nyo nga yung local government units, no? Mukhang, paano ba yung coordination? Kasi meron pang ARMM, no? So may LGU, tapos meron pang national agency katulad ninyo. Oo nga. So sa Marawi, tatlo yan. May Region 10 tayo, Cagayan de Oro yan, at Lanao del Norte, no? Meron tayong ARMM para sa Lanao del Sur, at katulong natin ang Region 12, dahil marami dito mga Maranao. So nagkipag-coordinate tayo, may ARM, DSWD, si Vice Governor naman ang Secretary. So kino-coordinate natin yan, kasama na rin yung Governor ng Lanao del Sur, tsaka si Mayor ng Marawi. Okay, hundreds of thousands na po yung mga evacuees. Kahit tapos na po yung bakbakan sa Marawi, hindi pa naman pwedeng bumalik, no? Itong mga evacuees na to. Ano ba yung long-range plan para sa kanila? So nagbuna si President ng Task Force Bangon Marawi, headed by Defense Secretary Delphine Lazaro, ano? Kasama kami, may mga subcommittees ngayon, kami at ang Department of Health doon sa Health and Welfare. Ang sa housing ngayon ay sa kay CABSEC Jun Ibasco, meron din ho so sa... So parang cluster-cluster. Cluster-cluster siya at nag-meeting na ito nung nakaraang Lunes sa loob mismo ng Marawi. So okay. We're going to recovery and rehabilitation, pero magta-transition muna tayo. So ito rin naman ho, pinagtutulungan din ng iba't ibang ahensya. May site na doon, inaayos na ngayon ng DPWH. At ang plano ay magkaroon ng transitional shelters muna doon habang inaayos din natin na may livelihood na pwede nang maumpisahan. No? Okay. Kasi kailangan namin rin naman ng tao na maghanap buhay sila at yun din ang hinihingi sa atin. Alright, well, let's move on to another topic kasi kilala po kayo bilang isa doon sa mga makakaliwang, galing sa makakaliwang panig na nasa gabinete ng Pangulong Duterte. Pag-usapan po natin yung peace talks kasi sinabihan na po ng Pangulo ang Government Peace Panel na huwag nang ituloy ang peace talks kung hindi titigil ang pag-atake ng mga tropa sa ng NPA sa mga tropa ng gobyerno. Oh, what is your stand on this? Si Presidente naman talaga ang nagko-call niyan at hindi naman bago na magkakaroon ng mga gusot sa proseso. No, for the past year, on and off siya. Opo. On and off siya. So maasa ko na bahagi ito ngayon ng isang hagdan na may problema pero ma-resolve naman yung makapag-usap ulit. Kasi at the end of the day, ano bang usaping pagkapayapaan? Mm-hmm. Titiyakin na yung ugat, no, ng armadong paglaban ay ma-address, hindi lang mismong armadong paglaban. Mm-hmm. Kasi may ugat yun eh. So ano yun? Ano yung mga economic reforms na kailangan, mga political reforms? So I'm still hopeful that like in the past, there will be another chance for the two panels opo to talk again. No? Opo, yun lang opo naman ang inasahan. At I think gusto rin niya ng mamamayan na usapan
kaysa sa gera. Now, ang DSWD hindi lang naman rumoresponde sa mga kalamidad. You also take care of the people in the urban poor areas, yung mga ganyan, lalo na sa Metro Manila. May mga nagtatanong po, kung tinutulungan din ba ng gobyerno o ng DSWD yung mga naulila sa kampanya kontra droga? Marami dito sa mga pamilyang ito ay galing sa mga mahihirap na komunidad dito sa Kamaynilaan. So may tinutulungan tayo, ang sabi natin, patas na pagtrato sa komunidad. Apo. So ang programa namin ngayon para kaugnay ng usapin ng drugs ay yung yakap sa bayanan. Ito naman ang binigay ho sa amin ay ang pagtulong doon sa mga drug dependents na sa proseso na ng rehabilitation. Mm. So yun ang tinutulungan sa mga biktima naman ho ng mga namatayan, naulila. Lalo na yung mga bata. Bukas naman ho ang tulong natin dyan. So kung mga orphan sila, may center ho tayo na pwede kumanlong sa kanila. May burial assistance din ho tayo. May educational assistance tayo. So in place ho, yung crisis intervention unit natin sa buong Pilipinas. At pwede ho lumapit doon yung mga kamag-anak o mga magulang ng mga biktima ng drug war ngayon. No? Okay, dati sinabi niyo na yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program o yung 4Ps, hindi siya yung solusyon sa kahirapan ng bansa. O naman, no? Kahawi, magkano naman yan sa isang buwan, 1,500 to 2,000. Mm-hmm. No? Pangtawid siya sana ng konti. Mm-hmm. Ang kailangan talaga, sila mismo nagsasabi, kailangan nila hanap buhay, kailangan nila kapital, kailangan nila lupa. Mm-hmm. So ang usapin talaga ng pag-address ng kahirapan ay hindi through 4Ps, which is a financial assistance or a grant program, ano? Kundi yung efforts na magkaroon, yung ginagawa ngayon ni Kapaeng, no? Yung land reform natin, yung pagkaroon ng mga industriya, pagkaroon ng livelihood. Mm-hmm. So I think malinaw naman yan sa mga tao. So parang yung pantawid is a short-term solution kasi pantawid siya. And we're happy to know na may tumatawid nga. Yes, ang problema ngayon, kailangan natin ipaabot sa kanila yung mga nakatawid na ho. We're talking 4.4 million. Mas long-term na. Oo nga. Yung 4.4 million, kung nakatawid na ho kayo kasi nag-graduate na yung mga anak na may trabaho, pwede ho ba mag-voluntary exit na kayo para makapasok naman yung iba? No? Okay. So may ganun tayo ngayon na kumustahan. Pero nakatulong ba ang 4Ps in a way? Sa mga ibang pamilya, oo. Kasi napag-aral nila yung mga anak nila. Mm-hmm. Nagkaroon sila ng family development sessions kung saan may dagdag sila na kaalaman. Pero in terms ng overall poverty record ng bansa natin, I don't think yun yung naging crucial. At the end of the day, it will still be jobs, di ba? Yeah. Capital. Tapos land and industries ang magme-measure niyan. So ito talaga, social protection siya, tulong doon sa hirap na hirap. Mm-mm. Pero siyempre nakaka-receive tayo ng reports na may exclusion-inclusion. So mama yung hindi dapat kasama, yung hindi nakakasama na dapat ay wala. So may ganun tayong inaayos ngayon. But the program is still in place. May mga problema tayo because it requires administrative, gigantic yung requirements. 4.4 million na payout mo. Iba na sa bundok, iba na sa armed conflict situation. So we have to deal with that. Opo. Well, aside from being, bago po kayo naging DSWD Secretary, kilala po kayong Women's Rights Advocate. Okay. And ito lagi pong tinatanong ng mga grupo ng kababaihan na parang, paano po kaya ninyo binabalansi or paano po ang reaction ninyo every time the President makes certain jokes na yung iba, rape jokes or medyo ano sa mga babae? Well, I think babae. The President knows where I stand in terms ng mga usapin ng kababaihan. Ano? Opo. So malinaw yon. Pero at the same time, kailangan din linawin na may mga programa at proyekto ang gobyerno na patuloy na tumutulong sa kababaihan. No? So magdi-differentiate ka doon sa mga expressions niya at sa actual na mga nangyayari. No? Okay, ma'am, alam natin na naging biktima kayo ng martial law, no? Sa ilalim ng rehimeng Marcos. In fact, siguro ay gusto ko na i-share kay Karat sa mga manonood. Binibisita ko kayo. No? Oh, bata ka pa noon. No, sa Camp Ramen. Ka pa yata noon yeah. Anyway, so anong nagiging pakiramdam nyo, pananaw nyo dito sa, yun nga, may imposition ng martial law dito
sa Mindanao, and the, may call to extend the president it. wants to extend it. Again, the president knows where I stand. I think alam niya nang inappoint ako, alam niya naman yung history ko, kaliwa nga ako eh. Opo. Alam niya, tawag niya nga sa akin noon, oh, mga ex-convict yan. Sir, hindi naman ako ex-convict, pinapaliwanag ko, political detainee lang. But I was in prison during martial law. I was never convicted of any crime. So he knows that. So I think he knows where I'm coming from. At the same time, I'm doing work ngayon to help our people, di ba? So hanggang kakayanin na makakatulong ako para maabot itong mga biktima ng kalamidad, maisulong pa rin yung mga programa na katulong dun sa maralitang komunidad, eh, papatuloy ko yung serbisyo, no? At the same time, malinaw din sa akin yung mga boundaries at mga differences na nandyan, and how do we address that. At the end of the day, sinasabi ko, ang bottom line ay paglilingkod sa bayan at sa sambayanan. So saan ito pupunta, anong mangyayari dito, unfolding ito ngayon. Well, you said the president knows where you stand. So nag-uusap kayo about these issues, yung mga rape jokes niya. Do you call him out? Martial law. Did he discuss you or you bring it up with him? Well, there are very limited arena naman mag-discuss. Usually magkita kami, may kalamidad eh. Okay. At we have to report on that. So sa punto ng ibang mga aspeto, palagi ang kwan niya, kumusta na ba? So alam niya yung mga nangyayari, yung mga corruption na nire-report namin, mga irregularities, no? Ang details nito, syempre hindi kami ganyan sa level ng kwan na on a day-to-day basis kami nag-uusap. No? Busy siya, busy din ako. Okay. So, ganyan yung proseso ngayon ng paglilingkod sa bayan. It is not an easy job for him. It is not an easy job for us who are members of the cabinet. But at the end of the day, sabi natin, hanggang kaya maglingkod at kaya makapaglingkod na walang korupsyon, na may malasakit, gagawin ko yung aking magagawa. And with that, maraming salamat po sa inyo, Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo. Thank you, ma'am, for your time. Thank you. Salamat thank po. You also. Thank you po.